Hi everyone! I'm launching Mystic Queen Academy. Kung gusto nyong matutunan kung paano magbasa ng tarot, magkakaroon ako ng tarot reading classes starting March 17, 2023. You can have your classes at any time you want. You will gain access to my tarot reading classes and a one-on-one final assessment with me. Courses offered, tarot for personal use and tarot for business. So if you are interested, sign up using the link on the description to know more about the details. Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong reading for second quarter ng 2023, April, May, June. Ayan. So this is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon, link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay, so let's see Libra, ano yung overall energy ninyo for second quarter ng 2023. So, you are into your own power. Libra balance. Ayan. So, you're going to bring balance into your life. Balance sa oras at panahon mo sa iyong trabaho, sa iyong career. Maari ding may mga importante kang pagdidesisyonan ngayong second quarter, no? Both for your finances and to your relationship. So, let's see. Ano pa? You also have moth. Ayan. So, ang moth, it symbolizes your intuition and also clairvoyance, no? So, with number 7 here, ito kasing number 7 sa numerology, is a very spiritual number. This is related to Neptune. So, I feel like whenever ikaw ay mag-de-decision, you're going to use your intuition. You're going to be more connected sa iyong instinct. So, kapag may decision ka, alam mo talaga na yun yung best na decision at that time. Okay? So, make sure to tap into your intuition. You also have number 4, which is about courtship. So, yung iba sa inyo, maaring papasok sa isang relationship, isang partnership. Pwedeng sa business to, sa relationship din, romantic. And, bago kayo papasok sa ganito, pag-iisipan nyo muna ng maigi, no? Hindi ito yung tipong basta na lang, pikit mata na papasok sa isang partnership or a relationship. Kasi you wanna make sure na itong person na nagtatry na kumbaga maging part ka ng buhay niya or ng isang proyekto is you wanna make sure na yung kanyang intentions are pure and totoo. Some of you, romantic connection talaga to with the Knight of Cups, Page of Swords, yung iba sa inyo, pinag-aaralan nyo or somehow nandun kayo sa pag-iimbestiga. You're curious about your person, you want to know kung tama or totoo yung sinasabi niya. And with the Page of Pentacles, I feel like you are finally starting to realize na whoever this person is na magta-try na pumasok sa buhay mo, no? You will soon realize na itong person na to ay meron siyang malaking gagawing, parang ano, meron siyang malaking iaambag sa buhay mo. Whether this is a relationship, romantic man yan, or a partnership, so meron siyang malaking impact sa iyong life. Okay, so pagdating naman sa iyong money, career, finances for Libra, you have Mars, motion. Wow. So, you're going to be more passionate about what you're doing, no? Maaring meron kang sisimulang bagong proyekto, negosyo, na may kinalaman sa yung creativity, you're going to use your talents and skills to build something, no? So, parang meron kang bubuuhin. Ayan. Pwedeng negosyo. You're going to build a business from scratch. Diba? Tignan pa natin. You also have the Wolf. Wow. So, itong Wolf na to, this is about awakening your wildness. This really makes sense with the Mars energy here. Kasi parang this is, ano to eh, all out, no? Sugod, ganyan. Laban kung laban. So, pagdating sa mga gagawin mo, susubukan mo ngayong second quarter, ilalaban mo talaga to. Okay? So, you're going to use your talents and skills para maisa ka to para na ito, no? And you are someone na wiser, no?
matalino ka. Alam mo kung ano yung ginagawa mo, and you will not let anyone na makagulo or humadlang sa mga plano mo. Okay? Let's see. Distant horizons. Ayan. So, I feel like, some of you, maaring project ninyo ay may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa or sa mga taon sa malayo. Pwede rin tong internet, no? Through internet, online, pwedeng online job, online career, online selling, ayan, online business na susubukan ninyo, gagawin ninyo. You also have the Five of Swords. May mga pagkakataon na parang nadidistract kayo sa competition ninyo. Okay? But don't worry kasi whatever you are doing, lalo na kung magtitiwala ka sa sarili mo, kailangan number one kasi kailangan may tiwala ka sa sarili mo sa mga decision making mo. Merong competition, no? There will be times na parang you will feel defeated, na parang, uy, mas magaling siya sa akin, or mas okay pala yung nagawa niya. But always remember that you have your own talents and skills. You are unique. Okay? You have to believe in yourself. And kanya-kanyang oras at panahon yan. Maaring may mga pagkakataon na feeling mo, natatalo ka, pero hindi ibig sabihin nun, talo ka na forever, no? So, just keep going, no? With the Seven of Pentacles, may mga pagkakataon na ginagawa mo naman yung best mo, pero parang kulang, no? Always remember na sa kahit sa dilim, merong liwanag na binibigay ang buwan, okay? Ang importante is you are believing in yourself. So, pagdating naman sa relationship, let's see what else sa relationship ninyo, Libra. Love and relationship. So, you have the Sun. Mukhang mainit ang inyong relationship, connections ninyo. Sun is also about happiness, contentment. So, let's see ano pa. You also have the Ray of Light. Puro liwanag to. So, some of you, maaaring na magkakaroon kayo ng kaliwanagan sa inyong relationship ngayon. Alam nyo na kung if this person or itong connection na to ay worth it or meant for you. This is also about focusing on what you really want, no? Meron kang vision of the outcome. And also, meron ka ring understanding sa gusto mong tahakin na landas pagdating sa pakikipagrelasyon. Na alam mo kung ikaw ay seryoso sa isang relationship, di syempre hindi ka mag-entertain ng mga ng mga relationship dyan na non-committal. So, para sa'yo, hintayin mo yung tao na willing na magbigay sa'yo ng commitment. You also have expectations. Alam mo kung ano yung ina-expect mo sa isang relationship. And I feel like you're going to be open, no, sa mga makikarelasyon mo na sasabihin mo sa kanila, okay, ito yung gusto ko, kaya mo bang ibigay to? Kung hindi mo kaya, okay, thank you, next. Ganon. Diba? Minsan kasi kinocomplicate natin. And ang ending, we try to be in a relationship kahit na hindi natin nakukuha yung ine-expect natin sa other person kasi nga hindi naman natin sinabi, hindi natin kinommunicate. So you also have the Queen of Swords. Yes, you are very careful in your connections ngayon. Mas maingat ka talaga kaysa before. You are protecting your energies but at the same time, willing ka rin na pumasok sa isang commitment ng kahit anong oras basta alam mo na ito ay seryoso, no? So willing ka rin naman na mag-take ng risk. Ang importante sa iyo is this person is someone who is worth it, no? Worth it ng iyong risk na ibibigay or na i-take. Okay? So let's see ano pa, Libra. Watay ng Moon card. Release your blocks. Yes, you're going to release anything that is no longer serving your highest good. Mapa career man yan, relationship, and confidence is your key to success. New Moon in Leo. Yes, if you are confident sa sarili mo, sa career, sa trabaho, mas magiging madali sa'yo na mag-perform. At syempre, pag maganda yung performance mo, mas malaki yung potential mo na maging successful dyan, even sa iyong relationship. Okay, so let's see what else. Libra. You also have the Bluebird. You are being gifted with blessings of happiness
and peace. Ayan, so makakaramdam ka ng kapayapaan ng isip at kaligayahan ngayong second quarter. Ayan. Ayaw niyang mag-ano. Ayun. Yan. You're being gifted with blessings of happiness and peace. Okay, so that is your reading, Libra. Kung nagustuhan niyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.